Good evening, Metro and Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome to the show again. Welcome back pala. Maligayang pakikinig po mga kaibigan sa mga nakaantabay sa atin. Hello po sa mga nilalang na nadual sa aking pinos na sayaw. Sa mga ewan kalina. Kami na Richard. Wala lang mga kaibigan. Ano lang, nag-trip lang. Maligayang pakikinig po sa mga nilalang mga kaibigan. Uy, in fairness, meron na akong almost 7,000 views, kakapost ko lang. Hindi na masama. Sana yung 7,000 na nag-view sa akin, magbigay ng 5 piece at may 35,000 ako. No? Mga pera talaga. Ay, nako. Hello mga kaibigan sa mga nakaantabay sa atin. Hello kay Ega Pusa. Sabi niya, wow, galing ni Richard. Yup, si Richard ang pinurin, di ako. Ako nga ito nag-effort. Si Richard walang effort niya. Magaling talaga sumayaw yan. Gene Castro is tuning in right now. Bayani de la Cruz is tuning in right now. Si Lay is tuning in right now. Maligayang pakikinig po. Hello po sa mga nawindang utak sa ating bisita. Ay, sa ating bisita. Caller, maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Thank you very much for being with me ngayong gabi ito na Wednesday. Ang bilis ng araw, no? Oh my God. Ang bilis ng panahon. Ay, nako. Ay, nakahanda ba? Pasyente daw ngayon. Pabati naman. Client sa Veterans Hospital, si Ma'am Pasita Carillon. Happy birthday, girl. We will pray na sana maging successful yung operation bukas kay Dr. Yabot daw. Hi din sa husband nyo, si Sir Armando Carillon and Carillon family. And thank you from TGP, UCGH family. Maraming salamat po. Thank you very much. Si Tito Tansing, nakaantabay siya. Maligayang pakikinig po. Si Eileen Gutierrez ay nakaantabay. Maligayang pakikinig po sa iyo. Kamusta? Hello po. Si Kalabaw. May ganyan bang kaibigan? Ang tawagan niyo yung mga pangtuksuan. May trabaho ko niyan si Eileen eh. Ang tawagan namin nung naging katrabaho ko siya, Kalabaw. Ang bantong si Eileen? Nagka-itsura na ako, dahil Kalabaw pa rin tawag sa akin. Dapat baboy na, ano ba? Maligayang pakikinig po. Sabi na, hello. Sino to? Ba't may hello? Christine, pabati kami ni Christine. Nakikinig kami now. Ayan. Maligayang pakikinig po. June and Dek-Dek. Maligayang. Sino to? Sorry mga kaibigan, na parang nagbura yung telepono ko ng ano. Mga contact, nagkusa. Ayan. Ay, nako. Baba dyan, nakikinig po kami. Ayan. Ang Wine Stop. Ayan. Eric, Jerry, Lionel, Randy, Angelo, and Chris. Puntahan nyo ako dito. Adjust nyo ngayon, ano ko. Headlight na kotse ko. Sige na, please. Oh. Adjustment lang. Hindi ko alam, ano yung standard. Si Ate Melody, maligayang pakikinig po. Ayan. Yung aming landlady sa Bulacan. Thank you very much. Ate Melody, Friday, ha? So, sana maasikaso ko bukas. Maligayang pakikinig po. Thank you very much. Babati naman si Judy. May nagluluto kanina ng ulam nila. Naginiling, I love you. Sabi ni MKL Dana. Ooh. Ang Villaluna family is tuning in right now. Maligayang pakikinig po. Papa Ronald, maligayang pakikinig sa'yo. Mamaya try kong gawin mamaya. Caller number 2, si Catherine ng Makati. Hello. Hello po. Hi, Catherine. Hello po. Good evening. Good evening po. Musta naman? Okay lang po. Catherine, nandang ka na? 34. Uy, matanda ka sa akin ng 10 years. Ay, hayo po, tinawanan ako. Sige na nga, kailag kita. Anong ginagawa sa buhay ni Catherine? Nandito po ako sa ano, sa pinsa ko, nakatira, tumutulong ko sa tindahan. Ate, hindi kita marinig? Dito po sa ano, sa pinsa ko, tumutulong lang po sa tindahan niya. Ah, ano mga paninda dyan ngayon? Ano po, mga groceries. Ganun. Magkano ang deposito ng isang liter ng Coke? Ha? Ang baso dyan ay hindi Coke. Sabi ng nanay ko, kok. Nanay ko ganyan eh. Bilang nga doon ng anong soft drinks. Anong soft drinks ma? Kok. Tsaka samahan mo na rin ng ano? Burger. Ano yun ma? Basta burger. Yung chest burger. Hi ma, parang kinig nanay ko. Sampalit ako niya. I love you.
May mga pagkakataon ba atin na bumili tapos ikaw gustong bilhin? Wala naman po. Wala naman. O sige, magkwento ka na naman paglilingkod ko kay, ano, kay Catherine. Ano po? About this one. Ate, nawawala-wala ka. Ano yan? Nawawala po. Ayan. Hello? Gusto ko lang po ng, ano, payong. Ah, payong. O sige, anong kulay? Ha? Payong po, ano? About this sa anak ko. Sa? Sa anak ko. Sa anak mo? Opo, kasi po. Bakit? Kasi po, hiwalay na po kami ng father niya. Hiwalay na kayo ng father niya? Opo. Ah, kailan pa? Matagal na po. Matagal na? Opo, sa kanila po nag-aaral yun. Ano na? Sa kanila po nag-aaral yung anak mo. Hmm, tapos? Ano po, kasi po mga huli araw po, ano, nag-chat po sa akin yung anak ko, sabi niya, dumabas ko sa pag-aaral sa Pampanga. Nasaan ba siya ngayon? Nasa Kansas City po. Ah, so ililipat yung anak mo sa Pampanga? Opo. So may anak ka, opo. Yung anak mo nag-i-stay sa father niya, di ba? Ganun ba yun, tama? Opo, opo. Anong grade na ba niyang bata? Ano po, grade 6. Grade 6 na. O, ngayon, ililipat sa Pampanga. O, hindi nagpaalam sa'yo yung tatay? Hindi po. Kasi po, hindi po kami nag-uusap yun. Ang tatay? Hindi ba rin yung biyanan ko lang dito. Ate, hindi kita marinig. Punta mo kaya ako dito. Punting effort naman. Hindi kita marinig. Hindi po kami nag-uusap yung tatay niya. Okay. Yung ano lang po, yung lola niya. Yung lola lang. Okay. Okay. Oh, nung sinabi ng anak mo na ililipat sa Pampanga yung bata, anong ginawa mo? Wala po. Sinabi po yung ano, yung diyan ang kubo tate. Oh, ano sabi? Sabi po, wala po siyang magagawa kasi decision daw po ng tata, yung anak niya. Bakit hindi ka nag-uusap nga pala nung ano, nung ex mo? Eh, may anak naman kayo. May ano na po siya, ibang pamilya. Kahit na, di ba? Hindi po naging maganda yung... Ay, teka lang! Si Chang Am Perez, nakikinig siya! Ay, ba't yung si Chang Ami? Hello, po Chang. Maka Chang, ano pa mangling ka? Hi, Chang! Hello po. Yan, ibang number mo, Chang eh. Ikaw pala to, yan. Save ko na po. Ilalagay ko dito, ano... Add to contacts yan. Pak ganun. O sige, ate, tapos? Yun po. Hindi po naging maganda yung paghiwalay namin dati. Kaya po, hindi po kami nag-uusap. Pero kasi arrangement kami, yun talaga, ate, ay ano, ay yung bata kanya talaga. Opo. Anong tanong mo sa akin? Ano po, kasi... Eh, bakit nililipat nga pala eh, kalagitnaan ng pasukan? Oo nga po. Yung nga po ang ano, kasi sabi ko lang po kasi... Sure na ba yun? Sure na yun at nililipat? Sure na? Opo. Ah. So, saan po na ano ko kasi masyadong malayo yung Pampanga. Tuwing kailan kayo nagkikita ng anak mo? Po? Tuwing kailan kayo nagkikita? Ano po? Kapag ka, ano po, may ano po ako, pupuntahan ko siya. So, hindi regular, kumbaga every month, parang ganun. Opo. Eh, hindi naman natin, siguro naman, hindi naman ganun kalalang puntahan kung Pampanga, hindi naman ganun kalayo. Ate, ganito kasi yan, ano, tama nga naman yung nanay nung ex mo. Desisyon nga naman to na nagpapaaral sa kanya. Diba? O, hindi, wala naman siguro masamang intensyon yung tatay sa gagawin niya. Ililipat lang yun ang paaralan. Tama? Opo. Sa akin po kasi, ano, hindi ko po kasi alam yung lugar nila sa ano. Kaya nga, di ba, ba't di mo kausapin yung ex mo, ate? Alam mo, hindi nyo naman kailangan maging magkaibigan kung hindi nyo talaga kaya maging close. Pero huwag kayong maging magkaaway. Hindi ko po alam, basta hindi po kami nag-uusap eh. Di ba, mag-reach out ka, ate, kasi nasa kanya yung anak mo. Kahit na hindi na kayo magkasama sa buhay, you have to show your ano, yung anak mo, ate, na maganda yung relasyon ng mga magulang niya kahit di magkasama. Ano po kasi, alam mo po yung pag
pag-umpisa yung usap po namin, pag ano, nagagalit siya sa akin ganun. Depende naman siguro kung ano pinag-uusapan ninyo. Kasi kung nagagalit siya na walang dahilan, eh baliw yan. Diba? Baka meron siya kang nagagalit, hindi kaya ganun? Hindi po. Kasi mula po noon talaga, hindi na po kami nag-uusap. Ano po tungkol sa anak ko, yung hindi naman po naman po ang nakausap sa akin. Pinapaalam naman. At hindi kita marinig, ano? Ano ba yan? Ulit-ulit tayo. Pwede kasi isubo yung telepono. Iluwa mo kasi yan. Mula sa Punta po, hindi na po kami nag-uusap. Pag may ano po sa anak ko, yung ganito naman po yung nagsasabi sa akin. Alam mo solusyon dito, ate. Alam mo kung ano? Alam mo kung sino dapat close mo yung asawa ng ex mo. Hindi mo kailangan maging kaibigan yun. Pero at least kahit paano, ate, sa kanya ka magtanong, yung magalang, yung maayos. Maniwala ka, maayos yan. Hindi, sa tingin ko po hindi. Kasi po, may time po na pag pupunta ko doon, andun po yung asawa. Ate, mag-reach out ka ng maayos. Huwag mo i-assure na hindi kayo mag-uusap. Tanda mo, ate, may anak ka na nandun sa poder nila. Eh, kung magpapaka-pride-pride ka, paano makakasama yung anak mo? Hindi po ako nun. So, hindi po ako ano. Papakumbaba nga po ako. Kaya nga, ate, mag-reach out ka doon sa ano doon sa... Mag-reach out ka doon sa jowa ng ex mo, ate. Wala namang point na mag-away. Wala. Tapos na lahat, hiwalay na kayo. Ate, wala nang pwedeng baguhin pa sa kung ano nangyari. Yun nga po eh. Kaya lang po yung asawa po niya ngayon. Si Celis po pagkalabi niya. Kasi nga kinakausap mo yung ex mo. Hindi po. Ate, subukan mo mag-reach out sa kanya. Magagamot yan. Okay. Kala ko hindi mapalag eh. Kukulta kong kasana eh. Magkausap eh. Nanindihan mo. Opo. Siguro ang maliwanag sa'yo, Catherine, na wala kang magagawaan pag inilipat yung anak mo sa Pampanga, di ba? Opo. Kaya lang po, ang gusto ko po sana yung si ako naman po yung nanay. Pausapin po nila ako ng ano. Ah, kumbaga. Eh, kasi hindi ka kayo nag-uusap eh. Siyempre natin na lumipas na yung panahon na, ang desisyon niya para sa anak ninyo, hindi na kailangan dumaan sa'yo. Di ba? Sanay na sila eh. Hindi na kailangan idaan sa'yo. Hindi na pinadaan sa yung desisyon. Look, ganito ano. Catherine, ang motibo ko lang naman ngayong gabi ate, ay magkaroon ka ng kaluwagan para pinunta mo yung anak mo, kasi anak mo yan ate, wala kang kaaway sa pupuntahan mo. Okay. Ay ano, kung titigyan ka na masakit, kung makikita mo yung anak mo, di okay lang. Di ba? Okay. Ha? Di ba? Opo. O, kung nakanta ba yung ex mo, ano minsahe mo sa kanya? Hello? Hello? Hello. Ah, sige ano na. Ano po, ang gusto ko lang naman po kasi ano, umayinig siya. Sana pag kung may decision man about sa anak natin, hindi naman ang mapag-usap. Mapag-usapan natin ng maayos. Yan. Ako naman yung nanay. Naparating sa akin kasi malamang ko lang sa anak natin. At hindi kita marinig. Siyempre, bilang nanay, masakit sa akin kasi malamang kung isin sa anak ko na malilipat na ako ng Pampanga. Sabi ng nanay. Parang okay, binaba ko na ha. Wala naman point mga kaibigan, mag-usap kayo, hindi siya naintindihan, di ba? Hindi mo marinig mga kaibigan, pasensya na po kayo ha. Hindi ko talaga marinig, sayang. Oh, mag-i-Star City pa naman sana sila. Ay, no. Baba Jack, may sakit ka ba? Ilang araw na, mga kaibigan. Pause na pause po ako. So, patawarin nyo na, mga kaibigan, ng inyong lingkod. Kung ngayong gabi, parang... hirap na hirap magsalita.
dahil hirap na hirap talaga ako magsalita. Ganon kasimple yan. Maligayang bati mga kaibigan sa mga nakaanta by Sir Nibayang Dagat Ilobo sa inyo. Si Chang Aming Peres nakaanta by Chang, maligayang pakikinig sa iyo. Last night, si Ninang Ay De La Salas nakikinig din. Maligayang pakikinig din, Ninang Ay. Kamusta po? Si Chang Ami ay nakikinig. Chang, kamusta na? Anong bago? Pinapanood kita. Batiin mo ko Showtime bukas, ha? O. Araw-araw kitang pinapanood. Maligayang pakikinig po. Makabati na nga lang kaysa ano? Kabatin lang. Sabi ni Chero D, tara, sayo tayo, Papa Jack. Pwede ikaw na mag-isang. 846-8051, mga kaibigan. Ulitin ko lang, ha. 846-8051, the number to call to tonight. Hello kay Jeris Bakure, maligayang pakikinig po. Nakaantabay ang Conversia Inc. We're here working Ortigas Center, Philippine Stock Exchange, mga kaibigan. Hello po sa inyo lahat. Si Pasyon G. Eleza, nakaantabay siya. Nasa Oman po, paglit naman po ng happy birthday belated yung anak ko, si Jeremy Moreno. Hi din sa Queen, si Jermaine Moreno, nakaantabay po sila. Si Rodessa Perelio, nakikinig po ngayon. Inom, may sakit yung baby ko. Sabi ko, inom siya ng tusiran. Tama, dapat naman. Feel better, pak ganun. Maligayang pakikinig po. Hi, Papa Jack, sabi dito. Pabati naman po. Kailan ka pupunta ng Davao? Pala ang ticket, bukas andyan ako. Agad-agad. Eto, mabati ako. Si Jean Castro, nakantari pa rin ng ganyan. 83-61-71, mga kaibigan. Or, kung hindi matawagan yan, kasi the line is, I think, I don't know if it's available na. 846-8051. Ulitin ko lang, ha. 846-8051. Pabati naman po si Bong. Ano? Kasi gay na po siya. Nalaman ko dyan. Laro po tayo ng pack ganun. Si Changami. Changami, sali ka naman sa laro nila, ano? Nila Billy na pack ganun. Nag-glose rin sa araw, di ba? Pack ganun. Pack ganun. Ganun. Hello po sa inyo. Alright, mga kaibigan, may color tayo. Sa Instagram ko. Nakikinig mga kaibigan ngayong gabi. Si Ulysses Di Makulangan. Yung apelyido niya, no? Pinoy na Pinoy, Di Makulangan. Si Pam Cruz is tuning in right now. Happy listening po. Debbie Bitoan, nakaantabay. Uwi siya ng Philippines next week. Dadalawin ka daw niya. Yan. Papa Jack, my team car, Jack USA na po. Pabati naman ang mahalang si Gina Bitoan. Happy birthday, belated 1 year and 6 months na po kami. Yan. Salamat sa pag-aalaga. You're the best boyfriend I ever had. Parang kinumpara mo naman sa lahat yan. Nabanggit ko lang naman. My caller again, mga kaibigan, we have Lisa ng Manila. Hello, Lisa. Hello po. Good evening po. Hi, Lisa. Good evening. Good evening po. Good evening. Musta? Okay lang po. Ilang taong ka na, Lisa? 26 po. Taga saan ka? Sambuanga po yung province ko. Sambuanga. Pero ngayon, nasaan ka ngayon? Nandito po ako sa Binondo, sa May de Besoya. Talaga? Opo, sorry. Sige. Alright. Ano ang ginagawa sa buhay ni Lisa? Caregiver po. Caregiver? Pagkakot yung kotse. Ano ang ginagawa? Caregiver po.
Caregiver. Opo, opo. Pa. Anong inaalagaan mo? Matanda po. Matanda? Apo. Ano, matanda o may sakit? Matanda na po siya, may bulag na po siya, tapos hindi na po siya baka ano, makalakad o masyado. Tsagain mo ha, huwag mong sisigawan ha. Okay po. Ha? Ikaw ba nagagalit ka sa kanya pag ano, makulit, ganun? Ay hindi po, natural wak po yung galit niya, lagi naman po kasi po naintindihan ko po. Ah, tama yan. Sige, may jowa ka na? Meron po, ngayon po. Mm. Pero may ex din po ako. Ah, may ex ka. Ano kalaki yan? Apo. Ex po. Ah, ex. Kala ko ex. Aba. Kasi kala ko ex. Kami ni Biro ka lang, ha? Baka magalit ka sa akin. Ake po, papa dyan. Sige, sige. May jowa ka, may ex ka rin. About, parang komplikado apo buhay mo ngayon, ha? So nga po. Ganda mo, ha? Hindi po. Madali. Kasi po, ganito po, Kuya Papa Jack. Hmm. May ex po ako, tapos po, bali, may ex, nung ex ko, may anak kami doon. Hmm. Din po, may anak kayo doon? Sino-sino kayo? Ano pa? Ano ulit? May anak ka sa ex mo? Apo. Ah, talaga. Gaano kalaki yung anak mo doon? 4 years na po. 4 years old na po. Magpo 4. Okay. Kailan pa kayo naghiwalay? Mga 4 years na din po. Ah, so pagkapanganak mo, naghiwalay ka agad kayo? Opo. Asan yung bata? Nasa ano po? Nasa mother niya. Nadadalaw mo naman. Once a year lang po. Nasa probinsya? Opo. Tuwing Pasko? Opo. Sige. Alright, okay. Ngayon, may jowa ka ngayon. Opo, may jowa po ako. Magto 2 years na po kami. Siya lang ba naging jowa mo after maghiwalay kayo noon? Opo, siya lang po. Siya lang po. Asan yung jowa mo ngayon? Nandito lang po. Malapit lang po din sa akin. Ay, di pa na yung kita niya. Magbibili kang gasol. Malapit lang po. Bali yung nung anak ng amo ko. Yun yung amo din niya, driver po siya. Ah, hindi pa na yung kita nyo. Kasi family yung pinagkatrabawa niya, di ba? Opo. Opo, opo. Magaling ang mamili, ha? Hindi malalayo, di ba? Sige. 2 years. Alam niya may anak ka. Opo, alam niya po. Siya, binata naman siya. Opo, binata po. Sige. Anong problema ngayon? Ganito po yung problema ko. Kasi po, galit na galit po ako sa ex ko dahil dun sa baby ko na nagsasabihan niya yung mama niya na ayaw ibigay kasi po ilang taon ko na po kinukuha sa kanila yung baby ko pero hindi po nila ibibigay. Ayaw ibigay sa'yo? Opo. Paano ba kasi nauwi sa kanila yung bata? Di ba naghiwalay kayo, bakit napunta sa kanila? Kasi po, nung bago akong panganak, kasi po, wala po akong contact dun sa mother ko talaga. Mga 5 years ako hindi nakakontakt sa kanila kasi po, dito po ako sa Manila. Noon. Tapos po, wala, kunti lang yung pamasahe ko na tamang-tama lang din napapunta ng probinsya nila. Kaya dun ko po naisipan na iiwan ko yung baby ko. So, iniwan mo yung bata sa kanila? Opo. Tapos po, sinusuportahan ko po. Pero yung tapa niya po, kahit na peso po, hindi po siya nagbibigay. Asan ba yung tapa ngayon? May asawa na po. May anak na din po. Kailan niya pinupunta yung anak niyo? Hindi po siya pumupunta. So, yung anak mo nandun lang sa magulang niya? Opo, nandun sa magulang niya. Ikaw ba, ate, pag nagpupunta ka doon, yung bata, tinatry mong kunin? Opo, kinukuha ko po kasi po, nung bago ko iniwan sa kanila, sinasabi ko po sa kanila na kukunin ko kasi binalikan ko ng 9 months. Sabi ko, kukunin ko na yung baby ko kasi nga medyo may naipon ako ng konti kasi dadalhin ko doon sa nanay ko. Kasi nga po, nung buntis pa lang ako, okay ka lang? Apo. Gusto mo ng hug? O gusto mo yung driveway na lang ng anak? Yung driveway na lang ng anak, jowa mo yun eh. Balay mo yung order.
ayun po, nung buntis po ako, bali, may ano na pala siya, may ibang babae na siya, pero hindi ko alam. Nung nalaman ko, magtatatlong taon na pala sila. Ha? Huh? Ikaw yung sinabay niya? Opo. Alak pero mas una ako kaysa dun sa babae. Tatlong taong kanya sinabayan ng iba? Opo. Opo. May budget, ha? In fairness. Ha? Mahal mag-jowa ng dalawa, di ba? Dalawang anniversary. Dalawang birthday, dalawang fiesta, di ba? Nung nabuntis dalawang na po SIM ako, card, sinabi... Ganun yan eh. Oh. Oh. Nung nabuntis na po ako, sabi ko sa kanya, sabi ko buntis ako. Tapos sabi niya, italaglag ko raw. Gago eh. No? Okay, sabi niya sa akin. Okay na, hayaan mo na, hindi naman nangyari. Sige, ano ba ang tanong mo sa akin ngayon? Ngayon po, kasi po galit na galit po ako sa kanya. Parang hindi abot langit po yung galit ko sa kanya. Yung ex ko po. Alam niyo ba yung word na abot langit? Parang hindi na tama yan. Pag galit yung pinag-ano ba nag-usapan? Kasi, wala namang galit sa langit, ate. Hindi, wala lang. Gusto ko lang maging technical. Inaano lang kita, ina-adjust lang kita. Sige na. Galit na galit ka sa kanya. Bakit? Ba't ka galit na galit? Kasi po, simula dahil pa rin doon, hindi pa napatawad. Oh, hindi pa po. Yan po ang tanong ko po. Kasi po, yung nagyayaya po ng kasal yung boyfriend ko po ngayon. Ang labo bigla nung usapan, ha? Ang pinag-usapan, anak ng kasal na, oh. Ano? Opo, 2 years na po kami. Tapos itong may dapat mag-ano kami, mag-ano papakasal kayo? Kami. Okay. O, yun po ang tanong ko, magpapakasal ba ako kahit nagalis pa ako sa ex ko? Parang labo ng tanong kaya. Pero ang labo, di ba? Parang ang dating mo, ate, Papa Jack, grabe yung sayo, ate. Grabe talaga, ang mahal. Masarap ba ang broccoli? Parang ganun. Hindi magkatugtong eh, di ba? Oh, ano ba? Akala ko naman gusto makuha yung anak mo, di ba? Bago, ang tanong mo, ate, ang labo. Galit mo ko sa ex, mapakasal lang ako. Dapat bang ituloy? Pero ang kinuwento mo yung anak mo. Ganda, no? Yung galit mo naman sa ex mo, ate, ay hindi naman dahil mahal mo pa. Tama ba? Apo. Kundi dahil doon sa idea na kaya kayo nahiwalay mag-ina dahil sa kanya. Tama? Apo. May mali, you know what, ano? Lisa, tama? Apo. Lisa, magpatawad ka na. Magpalaya ka na. Palayain mo na yung sarili mo sa galit. Alam mo kung nakikitain ka dyan sa galit na yan. Ay, na makikisawasawa ko dyan. Sosyo na ako. Parang iwaman din ako. Wala makita sa galit eh. Wala kang papala dyan natin. Sabi nga, alam mo, nabasa ko sa tricycle sa araw to. If you become angry, you are punishing yourself with the mistakes of others. Ako? Oo. Pagkakamali ng iba at ikaw nagsasuffer. Tama ba English ko? Paano mali ako? Minsan, bobo ako sa English eh. Pwede, magpatawad ka na. Wala na ang point eh. Baka naman nagbago na rin naman siya, di ba? Kasi, hindi ko po kasi... Magalit ka o hindi ngayon, i-maintain mo yung galit mo hindi, meron ba maiiba sa nangyari? Wala naman eh. Meron ba? Wala po. O pala eh. O di, pinapahirapan mo lang sarili mo. Diba? Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Patawarin mo na siya. Pwede ba yun? Okay po. Aling, kahag mo na ako. Tinan mo si Chang Abi Pera, sabi niya hello daw sa'yo. Mag-hilo ka. Hello. Hello po. Ano mo, pak ganun. Hello, Chang. Sabi mo. Hello, Chang. Ako pamangkin ninyo talaga ganun. Bye! Sabihin mo, dali. Sabihin mo na. Ano pa? Wala. Walang katuturan yung show ko tonight. Eh, no? Parang asarap na ilipat ng radio. Bye! Hirap nga po tumawag sa inyo eh. Actually. Kaya pag tumawag kayo, alagaan nyo yung line. Ganon kasi yung lane rule. Alright, ganyan na. Lisa, pwede kong marinig ko tonight na nagpapatawad ka sa kanya? Pwede kong marinig, ate, na pinapatawad mo yung ex mo?
Malapit ang Pasko ulit, oh. Ito na yung huling buwan bago mag-Bermans, mga kaibigan. Pasko na naman, di ba? Magpatawad ka na. It's not proper, mga kaibigan, that we only tried our hardest to forgive someone pag Pasko. But if it's an excuse, mga kaibigan, to forgive someone, kahit wala kang pagugutan, eh di okay na lang din. Sige na. Kung nakikinig yung ex mo, ate, ano ang mensahe mo sa kanya? Huwag na po, Papa Jack. Magpatawad ka na yung gabi. Gusto ko marinig. Di ba nagtanong ka sa akin, di ba? Apo. Ang tanong mo kung tama bang pakasal ako, Papa Jack, nagalit ako sa ex ko. Tama, mali. Apo. Minsan sa buhay, ang hirap maka-move on, maka-move forward kasi we keep on asking the wrong question. Ang tanong mo, tama bang pakasal ako kung galit ako sa ex ko? That's not the right ano, question. The right question is, Papa Jack, tama bang magpatawad na ako? Apo. Di ba? Apo. Kung nakikinig yung ex mo, ate, gusto ko marunin nga pinapatawad mo siya. Dali. Anong pangalan niya? John Ray po. Anong pangalan? John Ray. Akala ko John, hindi ako yan, ha? Sige, John Ray. Kasi po, hindi ko po siya mapapatawad, Papa Jack, kasi po, habang nakikita ko yung pamilya niya, doon pa rin yung galit ko. Gusto ko maialis doon. Ang ganda na ng background, pinutol ko tuloy. Ate! Huwag ka dito, puno ka ng galit sa ex mo, tama? Apo. Kung ang pupunta ng kwento natin, ate, matatapos ang usapan natin ng galit ka pa rin sa ex mo, tama nito. Kung wala akong kayang itulong sa'yo para gumaan yung nararamdaman mo, huwag na tayo mag-usap, okay na ako. At napakasimple, walang masama sa hiningi kasi magpatawad ka na. Okay po. Ano bang mamapala mo pag nanatili kang galit sa ex mo? Okay po. Anong okay? Tagutin mo yung tanong ko. Anong mamapala mo? Ha? Wala po. O, dali, gusto ko marunig na nagpapatawad ka. John Ray? John Ray? Hayop ka? Ay, sorry. Napatawad nga eh. Napatawad na kita sa lahat ng nagawa mo. Kahit na pinapabayaan mo kami. Alam mo, Lisa, yung galit, mahirap talaga mawala yung mga pinag-uugutan ka, lalo't nandun pa sa kanyang anak mo, di ba? Opo. Hindi niya man kailangan maging magkaibigan. Ulitin ko, niya kailangan maging magkaibigan. Parang yung color ko, ano, you don't need to be friends. Kahit anong gawin natin, kahit balik-balik na rin yung brief ko dito, ate, na maluwag ang garter. Di ba? Papa. Hindi na natin kayang ibahin natin yung katotohanan na kayong dalawa ay may isang anak. Magulang kayo ng isang tao. Papa. Diba? At isang kabalintunaan na maging magkaaway kayo. You can never change the fact that kahit magalit ka sa kanya na siya ay tatay ng anak mo. Wala ka maiiba sa katotohanan na yun. Papa. Diba? Kapag nagalit ka sa kanya, nagtuloy-tuloy yung galit mo, sino nahihirapan siya ba o ikaw? Ako po. Eh, ba't magugusto yung nahihirapan ka? Nga po. Diba?
Apo. Papakasal ka na. Dapat ang iniisip mo lalaki, iisa na lang yung mga pangasawa mo. Apo. Diba? Ang, dapat ang gumagalit sa'yo, hindi na lang yung, hindi ba lalaki dapat yung mapapakasawa mo lang? Apo. Hindi dapat ibang lalaki yung ano, nang iinis sa'yo. Dapat, ang nang iinis sa'yo ate, yung asawa mo lang. Dahil pag dumating yung pagkakataon na nagkaroon ka ng kahati sa atensyon ng mister mo, meron siyang ibang babae na nakakapit sa kanyang mood, magagalit ka. Ha? Apo. Apo. Huwag mo rin gawin sa kanya. Apo. Naintindihan mo? Apo. Hmm. Halika na, hug mo na ako. Kailang kasal niyo? Sa May 28 po. Hmm. May 28? Apo. Next year? Apo. Oh. Merkul, ano, Merkulis yan, di ba? Hindi ko po alam eh. Nanghula lang ako, hindi yata. Galing-galing na naman ako. Teka lang, si Chang kami mayroong ano, ay may mensahe sa'yo, gusto mong basahin ko sa'yo. Apo. Sabi niya, ang susi ng, ang susi sa tunay na kapayapaan ay ang pagbibigay ng kapatawaran at relief goods, sabi niya. Hindi, walang relief goods. Hindi, wala yung part na yun. Oh, tama, tama naman, Chang, di ba? Oh. Ano, magkatawad ka. Wala naman talaga may iba kahit na magalit ka. Apo. Ulitin natin ngayon, ha? Apo. Gusto kong ulitin mo ate na pinapatawad mo yung ex mo. I-good luck mo na yung buhay na meron siya. Sana maging masaya siya. Okay? Apo. Oh, sana ate... Alam mo, yun lang ang pinaka-premium mo ate. Yan ang pinaka-premium mo pag naging masaya siya. Premium mo yan. Niwala ka sa akin. Para saan pa na nagdusa ka kung nagdusa rin siya. Diba? Apo. Bakit pa kayo nagkayo? Wala, bakit ka pa niya sinaktan kung gano'n nilang pala abutin niya? So, kung naging masaya siya sa buhay ngayon ate, pinaka-premium mo yan. Apo. Gusto kang marinig, ha? Apo. Dali. Ulitin natin. Ano team sa inyo nung kayo pa? Hindi, para maiwasan ko lang. Dali. Ah, pinapatawad na kita. Hindi, John Ray. Sorry, John thank Ray. You and goodbye, ha? Apo. Sorry, thank you and goodbye. Alam mo na yung format, di ba? Apo. Sorry ka sa mga nagawa mo sa kanya. Kung meron man, mag-thank you ka sa mga nagawa niya sa'yo. Di ba? Tapos mag-good luck ka na at mapalayain mo na siya. Dali na. Apo. John Ray. Pinapitawad na kita sa tagal kong kinimkim na galit ko. Pagkakataon na to para mapatawad kita. Alip. Kasi, ang bigat kasi dadalin ko eh. Ilang taon rin. Yun lang, sana maging masaya ka. Tsaka, salamat. Sana mag... na... Salamat na... Salamat sa nagawa mong mabuti sa akin. Tsaka... Sorry. Nagawa ko. O minsan nabubunga nga ako ng minsan. Bintang po, Papa Jack. Okay na po ako. So, sasama niya, naminsahin mo ate. Asawa niya po. Sana maging masaya kayo. Saka, okay na din ako. Kahit na... Nagalit ako sa inyo dati, pero ngayon susubukan ko, pipilitin ko, patawarin kayo. Sana maging masaya kayo. Good luck. Yan lang po, Papa Jack. Mag-anam po nasa loob ko. Di ba, ang sarap sa pakiramdam? Apo. Di ba parang nagpa-massage, di ba? Parang bentusa ang dating. Ano daw? Ano ba yung o sa jowa mo?
magiging asawa ko po. Ano pangalan niya? Ano pangalan? Eduardo po. Eduardo. Okay, Eduardo. Ah. Edward. Salamat sa lahat na salamat sa lahat na tinanggap mo ako. Tanggap mo yung anak ko. Lahat na meron ako, natanggap mo. Kahit na minsan, kahit nagagalit ako sa'yo, wala ka pa rin. Hindi ka pa rin nagagalit sa akin. Iniintindi mo ako. Ayun. Saka, mahal na mahal kita. Yan lang po. Ay ka lang? Apo. Gaano mo siya kamahal? Gusto ko marinig. Mahal na mahal ko po. Ano mo sabihin? Baka maging kahilo ako. Edward! Game. Edward po. Mm. Ang tawagin niya, babe, ganun, darling, sweetheart. Mahal po. Oh, game. Ano po yun? Gano'n mo siya kamahal, gano'n. Edward, gano'n. Mahal mo siya the moon and back, gano'n. Okay, kahit ano pa gusto mo sabihin, dali na, okay. Edward, pasensya ka na minsan sa ugali ko. Hindi na yun, mag-iingat, magsabi ka lang, gano'n mo siya kamahal. Edward, hindi ko alam Papa Jack. Gano'n wala siya kamahal? Mga two-thirds, gano'n ba? Gano'n? Mahal kita, gano'n, nasin laki ng tigyawat ko. Kung ano man, gusto mo pala ka na. Ay, wala po akong tigyawat, Papa Jack. Oh, di, oh, kinis, ha? Dali na. Mahal na mahal kita, parang ganito. Ano, bahala ka na, dali. Edward. Salamat sa lahat po. Alam mo, di ba ang sarap ng pakiramdam? Yung tawag mo yung ex mo. Tapos yung jawa mo ngayon, di ba? Nandyan, magpapakasal na kayo. Meron pang isa, alam. Iyan kita ng mensahe. Apo. Sa anak mo. Apo, Papa Jack. Hmm. Ano pangalan ng anak mo? Liza po. Ha? Liza. Hmm. Ano mensahe mo kay Liza? Anak. Miss na kita. Maghintay ka lang. Makukuha rin kita.
lalaki ka doon sa pamilya ko. Ingat ka lagi dyan. Love you. Yan lang po, Papa Jack. Okay ka lang? Okay lang po. Sige. Kailan day off niya mag-jowa? Atapusan pa po. Gusto niya mag-star. Nakikita naman po kami araw-araw. Gusto niya mag-star city. Opo. Pwede ipon kayo ng ticket. Bang! Gabigyan ng ticket, ha? Opo. Dalawang tickets. Okay lang? Opo. Okay lang po. Thank you po. Sige. Diyan ka lang sa kabilang line. Diyan ko sa amin Zap, ha? Apo. Tapos kukunin niya yung number mo. Kukunin mo yung number niya. Gulo ko eh, no? Ano bang ininom ko ngayong araw? Ito, ganda ako. Hindi tama ito. Magkukuha na kayo ng number para malinaw. Tapos, ano, magta-text ka sa kanya kung kailan ka darating, ha? Huwag kang darating dito nang walang pasabi kasi ala kang papalanganga. Okay? Kasi ipiprepare namin yung tickets. Dalawang Apo. Tickets to Star City. Okay lang ba sa'yo dalawa? Okay po. Thank you po. Wala ka bang ayayin iba? Pa. Wala ka bang ayayin na iba? Ano po yun? Okay lang naman dalawa. Apo. Pasensya na po, Papa Jack. Actually, ha, laki niya na nga, pasensya ko talaga. Eh, wala ka bang aayain iba ka ko? Kapatid ko po. Asan siya? Kasama po ng asawa ko po. Ah, talaga? Opo. Gusto mong kasama? Opo, yung kapatid ko po. Bali, ilan na? Tatlo lang po. Tatlo? Apo. Walang aayain yung kapatid mo? Wala po. Wala. Ano ba meron? Hiyan ko sila mabayad. Gawin ko ng ano ha? Gawin ko ng tatlo ha? Apo, Papa Jack. Thank you po. Okay na ba yung tatlo sa'yo? Opo. Sige. Diyan ka lang sa kabilang line ha? Kung bago mababa yung telepono. Apo. Okay? Apo, Papa ano nga pala team? Saan niyo mag-jowa? Ang team song nyo? Ha? Ikaw ang sagot po. Ah, ayan ang tanong. Sige, salamat Papa, sa pagtawag. Papa Jack, thank you po. Diyan ka lang. Huwag mong baba, ha? Apo, thank you po sa payo, Papa Jack. Salamat. Anong kulay ng payo mo ulit? Ang hirap ng buhay niya pag ako yung DJ. Yung DJ parang tanga, no? Ten, no? Yung kasi mga taga, yung kasi taga Santa Ana nito, kulit eh. Salamat sa pagtawag, ha? Apo, Papa Jack. Bye-bye. Diyan ka lang, ha? Diyan ka lang. Apo. Alright. Ayan mga kaibigan ng ating caller, si Lisa. Isa na namang babae, mga kaibigan, ang naguluhan ng buhay dahil sa atin. Hoy, sa Medrano family ha. Dito yung ano, ang kanyang ano, galing ano ngayon. Pwede ba sabihin to? Yung mga ano, yung mga nakakilala kay Stanley Medrano. Andito sa Pilipinas ngayon. Puntahan niyo na para makapasalubong kayo galing London. China, di ba? China Marie, ganun. Shyness, ba't kasi may zipa? Hindi ka dumula?
Shy na lang, oh. Shy Medrano. Yung mga tropa ni Shy Medrano, andito rin siya, Pilipinas. Puntaan nyo na rin. Marami siyang talagcholo late. Pero ano lang, flat tops lang. Goya, goya. Masarap yan, goya. Totoo nga, di ba? Pusok yan sa panlasang Pinoy, goya. Yung mga gusto mong tsokolate, goya. Affordable, oh. Baba Jack, kumusta na? Bati naman yung mga pusikat ng BS Interior Design 3 Iris, mga kaibigan, nakantabay ngayon. May pinabati ko si Aaron, ha? Si Aaron, mga kaibigan, ay bisita na ngayong gabi. Pinasa niya na ang baton kay Zap. Si Fatima Maya, nakantabay. Jimuel Penaroyo Santos. Catherine Maninga, sila po. Mga kaibigan, patawarin niyo po ako, ha? Siguro naman, hindi naman siguro... May pagkakailang ano, hirap na hirap ako magsalita tonight. So kung hindi ko mabati lahat na mabati ninyo, ipag-pray nyo ako. Actually, may gamot talaga para magumaling ako. Simple lang. Padalaki 1-5 sa akin. Automatic magaling talaga ako. Wala ko. Automatic magaling talaga ako. Hello po sa inyo lahat. Alright mga kaibigan. I got more music coming your way this evening of... Wednesday, salamat po sa dalawang nanay na bisita ko dito. Thank you very much for... Nanay na rin ba isa? Nanay na rin. Parang ayaw niya, ha? Kagabi mga kaibigan, bisita ko na si Miss Jackie Fariñas. Last night na bisita ko dito, si Miss Jackie Fariñas. Nagdala siya ng empanada, sisig na bangus, santol, ang dami niya dinala eh. Parang wala na lang yung kusina nila. Dinala niya sa akin lahat. Tapos dumating si Jackie Fariñas, mga kaibigan. So Shelin to eh. Gold golden. Yung bag niya mamahalin. Yung bag niya parang budget ng kalahatang taon ng ano, namin. Ganun. Talagang ano, hit na hit. Ang puti. Fariñas apelido, mayaman. Dumating sa booth. Si Zap tinawag niyang nai. Nai, sabi. Dala-dala ka pa. Muntik ng sampalin. Nag-aalit si Miss Jack. Sabi niya, nakakahiya naman sa mga accessories ko sa katawan. Tinahag mo ko nanay. Muntik na talaga, may kayuri na mukha kagabi sa buto mga kaibigan. Muntik na. Muntik na. Hi naman! Maligayang pakikinig mo. Play tayo ng kanta. Anong gusto natin kanta? Stan, anong gusto mo kanta? Hindi na ako related sa kanta. Okay, di ba through the years tayo? Diyos ko naman. Through the years. Ganda yan, ha? Eh. Spell ng through. Ano ba yan, oh? Hirap na hirap ako. Magana tayo play tayo ng ano, puro Ken Rogers. Pwede to, no? You, alam mo, one of my ano, all-time favorite sa kanta ni, ano, ni Ken Rogers ay You and I. As long as I've got you, as long as you've got me, as long as we've got you and I. I love this one. And then, let's play We'll Always Love You. Sana maganda yan, mga kaibigan. Ken Rogers. Alright, mga kaibigan. Sa dulo-dulo, mga kaibigan, mag-play tayo ng 7 years. Pambali lang yan. 7 years. More music coming your way. Kahit masakit lala muna ko, mga kaibigan, I'll be back and call the number tonight. The number is 846-8051. 846-8051. Okay, Brad! Ang number tonight ay medyo iba sa number kagapon. Ay, isang linggo pala kagapon. 846-8051. Hello po sa mga stuck in traffic ngayon. Ang daming stuck in traffic. Hindi ko alam kung bakit. Konting tiyaga, konting lamig ng ulo, konting pasensya. Wala ka naman ding joy. Diba? Ang traffic daw sa Maynila ay parang alaala ng text na nakapanakit sa'yo. Hindi matakasan. Yun. Hugot. Diba?
Ang traffic daw sa Maynila ay parang paglimot sa pag-ibig na nakaraan na. Ah, masakit man, kailangan pagdaanan. Hayop! Diba? Ganon. Ang traffic daw sa Maynila, mga kaibigan, ay parang pagkakaroon ng kabir. Yan. Madalas ala ka napapala pero napapagastos ka. Eh, gasolina, syempre. Call the number tonight, mga kaibigan. It's 83-6171 or 1-800-10-100-5683. 83-6171 or 1-800-10-100-5683. Sa mga nakikinig po saan, then, sa gitna ng traffic ko, yung mga walang magawa sa buhay nila, hello po sa inyo. Yung nababaliw na sa gitna ng traffic ko, hello po. Sabi ni Tino, Papa Jack, Paps, kaya mo magsalita? Hindi ka ba nahihirapan yan? Baka lang lumala yung throat mo. Salamat sa pag-aalala. I am better. Pero alam niyo naman, ganun talaga ang buhay, mga kaibigan. Ang buhay ay parang traffic din. Oo. Malungkot na eksena pero parte ng araw-araw yun. Pag Pinoy ka ha. Yan ang evening pa sa lahat nakantabay sa ating lupo. Alright mga kaibigan. Kapag kapatingin ko naman sabi dito. Si Emma Nicolas. Love you sabi ni Desa Pirelli. Alright ang caller natin number one mga kaibigan. We have... Sheena. Hello, Sheena. Hello po. Ate, yung radyo mo, anong balak mong gawin? Ay, okay na po ba? Hinaan mo, papatayin mo, ano? Okay na po ba? Papatayin mo ba o hindi? Nakapatay na po. Hindi pa. Ay. Okay na po ba? Ate, patayin mo na kasi. Ay, nakapatay na po talaga. Hindi pa. Bakit? Ingay kaya? Nasa kalsada po kasi. Ang laka, pumasok ka ng bahay niya. Nasa bahay. Ate. Hello? May radyong po kasi. Wala po talaga. Wala ko. Hello? Hi, Gina. Ano daw ka na? 21 po. 21 taga saan ka? Ligarda. Ligarda. Ata Ligarda? Sa may Macdo. Doon ka nakatira sa Macdo? Malapit, malapit po ba? Ate, ang ingay. Ingay, sabi. No? Ang ingay masyado. Okay na po ba? Hindi. Tawag niyo sa akin, ate, hanap ka na maano-anong tahimik na linya. Sige po. Ay, mga kaibigan, tawagin niyo ako. Parang awan niyo na pag tinawagan niyo ba ako, pasok ka sa loob ng freezer ng ref. Tahimik doon eh, di ba? The number to call is 846-8051. 846-8051. Balita sa telebisyon ngayon, no? Grabe, no? Ang alitan ng mahal na Pangulo at ang mahal na Senador. Di ba? Ang alitan ng mahal na Pangulo at mahal na Senador. Kung parehong mahal, sino mas mahal natin? Maligayang bahay sa mga nakaantabi mga kaibigan sa iba yung dagat, Ilopo. Dagat. Uy, nga pala mga kaibigan, ha? Sabado sa Tomas Marato po ako. Saturday, Tomas Marato, andyan po ako. Mag-uubad lang ako sa dance floor. Ganun lang. Tapos sa Linggo, ako po ay nasa... asan pa ako sa Linggo? Parang ano? Sa Linggo, nasa ano ako? Paris Point, Caloocan. Ah, monumento! Nasa monumento pala ako sa Linggo. Sa Sabado, Paris Point, Tomas Morato. Hayop! Anong hayop doon? Wow! Pagdawag mga kaibigan, the number to call is 846-8051. Ulitin ko lang ha. 846-8051. Binabati ko nga pala yung dalawang bisita ko dito na bubulungan pa sa harap ko. Bukulan na, kadalaw pa sila talaga dito. Traffic ko ba?
Hindi. Bakit ano ko anak ng batahala? Hindi kayo ng traffic. Ang traffic kaya! Oo, ang dami nag-tweet sa akin siya ng BPM kanina. Sabi sobrang traffic daw. Yung pinakas ko tonight, sabi dito, Papa Jack, ano pong hugot ninyo? Wala, hindi ko hugot yan. Nakalagay sa pinakas ko, you are meant to happen in my life. Have you ever found someone? Have you ever met someone in your life? Diba? Now you can say the line, you are meant to happen in my life. Yung alam mo na all the star or all the stars up in the sky, mga kaibigan, connived, diba? Para magtagpo ang landas ninyo. Na pag may naibang isang parte sa pinagdaanan ninyo, hindi kayo nagkita. But everything happened in a very weird, but in a very weird random, in a very weird, random, and unpredictable ways, nangyari ang nangyari, pero nagkita pa rin kayo. Yung tipong isa lang ang tanggalin mo sa mga nangyari, hindi na kayo nagkita. But you ended up being with each other. Diba? And then you can tell to each other, you are meant to happen in my life. At ang magandang part niya pag may dumating sa buhay mo na ganyan, yung idea na, ang sarap balik-balikan yung step by step kung paano kayo nauwi into each other's arms. Sarap, no? Hello pa sa mga in love yan. Hello sa mga bitter dyan. Ba't ba? Parang yung bitter sa bus. Pag nakabanggit ko mga nakaraang masasakit na pinagdaanan, napapangiti yung magkakasama dito. Joy Lales, you need right now, sabi niya. Pops, nice to hear you again. Parang cramped top, creamier ka, Pops, at better ka. Tak, ganun. Sarap magkape ngayon, no? Nulan. Sarap ng coffee ngayon. Sarap ba? Siya! Miss Jackie Parinha sa Kaantabay. Nakaantabay daw ang buong The Yard ngayon. Hello po sa The Yard. Si Papang Ronald Villaluna nakaantabay. Pops, pasensya ka, hindi kita nasagot kanina. I was sleeping. Nanay Gigi, pasensya ka na. Hindi ako nakatawag, ay, hindi ako nakasagot ng tawag dahil tulog ako. Kumatos ang lolo mo kami. We have our first caller, a second caller, si Clarice ng Quezon Province. Hello? Hello, Papa Jack. Hi, Clarice. Good evening. Hello, good evening. Ilan tao ka na, iha? 24. Kompleto ng buhok sa katawan? Ay, kulang-kulang. Charot. May pampatubo kong binipi. Grabe, kinakabahan na po. Kaya inaharot kita para hindi ka kanay kabahan eh. 24 ka na. Yes. Anong ginagawa sa buhay? Walo. Wala, sa bahay ka lang? Uh-uh. Bakit naman? Nag-aalaga ng baby. May baby ka na. Hindi totaling akin. Hindi, ano, partially lang. Paano? Ayun ang anak. Hindi naman. Ano, dito lang, sa kalapit, gano'n. Ah, ikaw ay ano, babysitter, gano'n ba? Hindi rin. Wala, parang ano lang, parang nanay-nanayan, gano'n. Ah, sa probinsya, uso yan eh, nanghihiram ng anak. Ang nanay ko ganyan. Yung mga bata sa amin, hinihiram-hiram niya, tapos naalagaan niya. Ganun. Gano'n kalaki na inaalagaan mo? 2 years old na bukas. Ah, birthday bukas. Bakit ka sa'yo? Anong ginagawa ng magulang? Ano, wala. Kasad niya eh kasi yung mother niya is medyo ano siya, Bankay Duterte ngayon. Ah, talaga? Yes. Anong balak mo sa baby? Sa'yo na yan? Ikaw na magpapalaki? Hindi. Marami po kami. Marami kaming nagiging nanay niya. At some point, nakakalungkot para sa bata. Pero, di ba, sa kabilang banda din, maswerte pa rin kasi may mga taong kagaya ninyo. Mm-mm. Diba? Anyways, ate, ano ang mapaglilingkod ko sa'yo? Wala. Ano, parang... Wala. Ano, hindi, ano lang? Ka lang? Hindi, oh, galaw ka. Ang layo-layo ng itinawag ko, anong diba? Galaw? Anong galaw? Wala, expression eh. Ano, kasi... Lakang ilong mo. Ay, grabe, nakita mo. Hindi, kasi puro hininga naririnig ko eh. Ganon? Hindi, joke lang. Ano man, binibiro ka lang. May jowa ka na? Meron. Oo, talaga?
Yes. 8 years. Ang tagal nyo na. Naman. Masaya pa? Oo naman. Ito yun na. May forever kayo. Oo naman, naniniwala ako dyan. Oh, oh yes. May forever. Forever single. Ay, grabe. Forever malungkot. Di ba? Hindi, oh. Oo, forever single, forever malungkot, forever pinapaiyak, forever ano. Ay, hindi. Papatunayan namin, namin may forever. Ay, di pa tunayan yung forever. Gano'n naman talaga. You have to do not try to prove forever for other people to other people. Prove it, di ba? Kasi kayong dalawa makikinabang, alright? Yes. Ganun yun. Sige. Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Parang ano, tungkol doon sa bata. Bakit? Ano kasi bukas, bala kong dalhin sa ano, celebrate kami ng birthday niya, kami lang. Tapos sinihiram siya. Ay mo isama? Gusto mo, sa mama ko, nag-tweet ako sa'yo eh. Sabi ko, drive ka papunta dito. Talaga? Sabi mo, drive ako punta dyan? Yes. Talaga? Wala ka naman pwede. Mukha mo. Meron kaya. Anong oras? Nung ano pa, nung isang araw pa. Raulo pa lang dun, isang araw pa eh. Grabe. Sige na, oh. Ano ang paglilingkod ko sa'yo ate? Sige na, kwento mo. Ano? Papapayo lang. Bakit? Ano meron? Kasi gusto kong dalhin yung bata bukas. Dito lang sa amin, kabilang bayan. Sa celebrate kami. Okay. So, inihiram siya ng father niya. Ngayon, eh, kasi baka kasi hindi na ibalik eh. Ate, kahit na gano'ng kabuti ang intention mo, hindi mo anak yan, anak niya yan. Kaya nga. Oh. Hindi niya rin naman tunay na anak yun eh. Ha? Hindi rin naman niya tunay na anak yun. Parang hindi niya tunay na anak? Paano hindi niya anak? Paano yun? Iba kasi ang gulo. Paano? Ano, anak siya nung dati niyang kinakasama. Kumbaga siya lang yung ano. Ah, stepfather siya ng bata? Oo. At yung ano, kasi ito, yung sabing legal eh. Punta ka kayong barangay chairman kaya? Totoo. Grabe, wala lang gusto. Hindi, di ba? Kasi ito mga gantong bagay sa mga maliliit na ano. I mean, this can be settled sa barangay pa lang pa pwede na itong masettle. Hindi kasi ang gulo na di, ang gulo na dati pa lang nung nandito pa yung nanay niya. Kasi, wait lang. Clarice! Po? Ganito yan, ano? Unang-una sa lahat, ate, hindi mo anak yan. As much as ano, mabuti yung hangarin mo to take care of the bata, yung baby, ate, bottom line, hindi mo anak. Diba, yung custody ng bata, kailangan igawad sa iyan, diba, in a very legal way. Kung hindi mangyayari yan ate, at kinukuha siya ng magulang niya, kamag-anak niya, wala kang magagawa. Yun na nga eh. Well, unless ate, mag-usap kayo ng tatay, diba na, kasi I can feel naman na you find pleasure and joy sa pag-aalaga ng bata. I appreciate your good heart ate. Buti ka may kagaya mo eh. But then again, di ba? Eh, batas yan eh. Kaya nga. Wala rin tayong magawa, di ba? Diba, alam mo ba yung kasabihan tungkol sa batas? Na ano? O di ba, follow road signs and regulations. Okay. Batas rin. Alam ko na po. Parang kinalaman sa problema mo. So, nagulo ko lang eh. Hindi pa, Sadyo. Kasi makakainis kasi yung nanay niya. Kukunin daw bukas. Ate, huwag ka mainas si nanay. Nanay niya yan eh. Hindi, kuya. Ay, papa siya. Kuya, paglabahin kita ron eh. Sorry, I'm false. Hindi kasi, yung nanay niya last year, birthday din, kinuha yung bata. Tapos, di ba nga, bansa kay Duterte ngayon? Ano, pinapatubos niya ng 300 sa amin para may pang ano. May pang gamit. Eh, pag gano'n ate, ano, ngayon dahil di ba na yung administrasyon, pag gano'n ate, ipaan nyo sa barangay chairman ninyo? Wala para takot na yung mga... Para silang magawa. Meron yan, takot na yung mga ano ngayon. Meron sana yan. Sana nga po. Oo, iba na ngayon. Iba na ngayon ang lahat ng tao yung gusto magpakabait. Lahat saan ng tao gusto. Pakabait na ako eh. Gumagamit ka rin dati? Katampanin kita? Hindi, oh. Eh, grabe. Hindi po. Ako nga, adik eh. Sa'yo. Just. Adik nga din ako doon sa jowa ko eh. Yan, tama yan. Tama yan. Ate, ganun lang ano. Siguro, ate, kasi
yung bata nakatira nakapisan sa'yo matagal na. Lako, last year pag birthday, hanggang ngayon, di one year na maigat na, nasa iyo yung baby, tama? Napamahal na sa'yo yan. Tama, Le. Sobra. But it does not give you the legal right na akuin yung bata. Hindi mo anak eh. Sorry, I might be lacking makibigan with things to say here because I am not a lawyer. At the end of the day, I can only give you an honest opinion, di ba, from a personal point of view. Hindi ako lawyer eh. Pero lawyer ako hindi. Alam ko na ang bata ay nabibina sa magulang niya unless the state would tell the parent, di ba, na igawad sa iba yung kalinga. Alam ko yung part na yan. Pero hindi ako sure. Hindi, paano yun? Pwede ba talaga siya yung... Mala, adoption? Oo. Pwede naman. Di ba pinapayagan ng batas ang pag-aampon? Di ba? But yet, it has to be done in a very legal way. I think meron yatang ano yan. You have to consult the SWD. Di ba? Mahabang proseso. Isa-certify ka ng barangay ninyo na you're a good citizen. Ipapafile yan sa SWD. Di ba? Tapos may psychiatrist na titingin sa'yo na you are capable of taking care of a child. Di ba? Talaga pa. Kaya ano? Anak na ilong mo. Grabe. Ay, grabe. So, I don't exactly know yung legal na proseso, pero hindi mo pwedeng kunin mo lang yung bata at akin na to, ako nag-alaga, hindi pwedeng. Ay, hindi ko naman inaakin, Papa Jack. Alam ko naman natin takot ka lang na mapariwara yung bata kasi napamahal sa'yo, di ba? Sobra. Buta kayo barangay chairman? Buta kayo barangay chairman? Hi. Diba? Kung nakahanda ba yata yung nanay ng bata na mensahe mo? Ano? Tago na lang siya. Kaya sumuko na lang siya. Yung tatay? Yung tatay niya. Ano, sana magpakita siya ng concern talaga dun sa bata. Hindi yung kung kailan lang niya gustong kuhanin, tsaka lang niya dadalawin, ganun. Kung kailan lang maisipan. Yun lang? Sige. Ano sabi ng jowa mo sa ginagawa mo? Wala, love namin yung bata parehas. Hindi naman. You're a good people, lad. Keep it that way. You're a good person. Keep it that way. Okay na? Ba't nakakaiyak sa showman? Ano ba yan yung ano? Bakit nakakaiyak? Hindi makita yung ano? Yung background mo. Ah, gusto mo na yung background? Gusto mo yung background? Hindi na, wag na. Hindi, may nabibigyan ko na yung background. Gusto mo yung background? Ha? Wag na po, kakahiya naman. Buti naman nahiya ka. Joke lang. Salamat sa pagtawag, ha? Oh, okay. Clarice. Thank you for... Clarice? Po. I apologize. I'd like to say sorry to you. For not... having something to say na pa pwede mo mapakinabangan. Kasi honestly, ate, wala akong pwedeng sabihin. Ayaw, mga kaibigan, you have to remember, I am not a policeman. I am not a lawyer. Di ba? I am not a di ba? I am human rights advocate. I am a human rights supporter. Hindi ko alam kung tawag sa akin. I'm just a friend. So, pasensya ka na, wala akong gano'n. Ayaw ko magpanggap. Okay lang po yun, Papa Jack. Hindi na psychiatrist. Alright, ma? Hindi na psychologist. Alright? Oo. Ano lang ako, simple DJ lang ako na cute. Ayun, balatin niyo na yung part niya. Naman. Diba? Kausap lang naman po yung kailangan ko. Yung may tsura. Tabo nga may tsura ko. Pakaya, may tsura, masama, gano'n. Hindi, oh. Ang cute mo kaya, Papa. Salamat sa pagdawag. Salamat. Thank you for calling. Bye-bye. Si Clarice, mga kaibigan, ng Quezon Province. Call the number tonight, mga kaibigan. The number is 846-8051. Ito muna yung ginagamit ko number kasi mga kabisyo, yung number po na ginagamit ko talaga, yung 832-6171, ay tinamaan nga ng malakas na ulan yung linya. Hinahanap pa namin, where did it fail? Kung bakit wala pa rin yung linya hanggang ngayon. So, in the meantime, the number you can call me,
cover at is 846-8051. Hello po sa mga mommies na nandito ngayon, naka-uniform na nakalagay I love Guam. Galing kayong Guam? May nagpakalubong lang. Yung uniform kayo. Mga regular to dito eh. Yung pag sa bahay na initan, tara sa love, maki-aircon. Ganun. Dami nakiki-aircon dito mga kaibigan. At alam niyo ba, sa mga hindi po nakarating dito, yung mga nakiki-aircon na pupunta ng bus, nagnireklamo, ang lamig naman, grabe. Hindi kayo nakontent sa aircon ng 7-11, dito kayo tumuloy. Hello po sa mga bisita ko ito. Tag-isan po kayo? Australia. Kasi po Pacific, Australia. Kayo po taga saan? San Andres. Huwag kang magalit namin. Ha? Ay, kayo pala. O nga pala, ang tigang. Tigang po. Tigang, mga ano. Tigang pala. Ang pangalan ng grupo nila ay T-Gang. Oo. Actually, yung pangalan ng grupo nila, T-Gang, dating ano yan, Tuyot. Nag-upgrade lang sila. Tuyot. Tawag na ni 846-8051. Ay, nako. Ang sarap maligo sa ulan. Nakapaligo na ba sa ulan lately? Pag nagkakailad ka na, no? Ang hirap na maligo sa ulan sa Pilipinas kasi hindi malamig. Other than that, ang hirap pumarap ng pwesto na pwede maligo. Ang daming building, mataas. Yung ulan, di mapakinabangan na maayos. Di ba? Sa probinsya, iba yung ulan, mga kaibigan. Ang sarap maligo. Pero pag naligo ka ng ulan, okay na, nalusong sa baha, umuwi ka ng bahay, maligo ka ulit, ha? Wash away the dirt, whatever. Gamitin mo ang, ito talaga yun. Shield bath soap, mga kaibigan. Kaya sa sakit na dulot ng germs, may antibacterial na pareho sa leading brand, may malasakit sa akin. Ayan, mga kaibigan, sa inyo at sa ating lahat, dahil meron itong skin, ayan, meron itong ano, Shea Butter Moisturizer. Super affordable pa. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. And congratulations nga pala sa mga nurses for winning as the most outstanding organization by the Professional Regulation Commission. Okay, congrats sa mga nurses, ha? I love nurses. Yung mga nurses, mga kaibigan, na ano nyo ba ito? Totoo ito, ha? Coming from a nurse na ano, na barkada ko. Minsan, sila na yung gumagawa ng lahat ng trabaho. Unintended. Ang gagawin nila ng doktor ay umuot, humindi. Para masabi, may clearance. Para kung nagkamali, accountability belongs to the doctor. Ganun yan, di ba? Kasi marami naman kasi yung matagal sa field, mga doctors, mga may edad na, they have the knowledge, di ba? Pero, kumbaga, yung liksi ng kilos sa nurses na yan eh. Yan talaga trabaho ng nurses. My point is, maybe it's just about time na ang Pilipinas tumingin sa mga sweldo ng nurses at itaas. It's about time. Ang layo kasi ng ano, ng diferensya pag doktor tsaka nurse. It's about time that the government and this country, mga kaibigan, look into the paychecks of the nurses. Huh? It's about time. Bibigyan ng meron akong kaibigan, mga kaibigan. Ito kasi lagi kami mag business partners. We always go to to Legazpi and Naga. May kaibigan ako, nurse po siya, full-time nurse. And she's ang take home pay niya ay 38 every 15 days. He went to school for 4 to 5 years. Malaki pa yung baon mo. I was talking to a nurse, mga kaibigan, and I was told, pag nurse ka, hindi ka po pwedeng mag-working student. Why? Hindi kaya ng schedule. Because you have to study. It can only be school, and that's it. Hindi ka pwedeng mag-working student. So, wala na masama, mga kaibigan. Ano? Pero, it's about time for, I guess. Para sa akin lang, ano? Pinapaba natin sa katerbang, ano? Pinapaba natin sa katerbang nursing review centers, di ba? Nagsulbuta, may mga concert pa nga yung mga yan eh. Hindi ko alam nyo. Pag final review, may concert pa yan. I should know kasi nag-host ako ng event. Pero, pag nakapagtapos ka ng pagiging nurse, di ba? Unless may backer ka sa ospital, makasweldo ka ng malaki. Or, eto malapit na part.
Ang malapit na part, mga kaibigan, is when you want to have a certificate para makapag-abroad ka, you render your service at ikaw pa ang magbabayad sa hospital to get the certificate. May ganyan hospital. Ikaw pa ang magbabayad para makapag-abroad ka. Para masabing may isin ko, you're rendering a professional service. Bakit mo babayad? Hindi ka nakababayaran. Ang saklap, di ba? Hindi ko alam if it's in, ano, practice pa rin ngayon. Buti na lang daw nag-nurse, pasyente lang ako. Wala pa lang umaga at gabi sa Japan. Ano to? Talaga? Ano yun? Basta ganito ba lang siya? Tawag dali mga kaibigan. Marami na rin ibago sa number natin. 846-8051 mga kaibigan. Si Ms. Jackie Pariñas, a good friend of mine, mga kaibigan, is a nurse. Daming kaibigan nurse, mga kaibigan. Naawa ko sa kanila. Naawa ko. Oh, yun lang. It's time. For di ba? Para dagdagan sweldo ng mga nurses. Sana may sabay sila sa pag-akyat ng sweldo ng mga police. Teachers ba natin ang sweldo? Talas, mga guro. Yan ang sweldo mga guro natin, mga kaibigan. Saan sa gobyerno? Guro, police, sundalo, navies natin. Mga nurses. Government officials. Itong administration, no? This is a very, very promising administration. So far, so good, mga kaibigan. 50th day ba ng ating Pangulo ngayon today? Tama ba? Today yan na, di ba? Ikalimampung araw ng kanyang pananong... If I'm not mistaken, I'm not so sure about that. Ikalimampung araw ng kanyang pananungkulan. If it is 50th today, ang sarap dahil yung nakalipas ng first day hanggang ika-50th, naramdaman ko yung Pangulo. Naramdaman ko yung administration. Ang teachers daw magiging 30,000 na. It's about time, mga kaibigan. It's about time. Buti naman. Babati naman sa Cavite. Pangarap ko mabati niya ako sa Cavite. Elma Marikit. Tawag dali mga kaibigan. 846-8051. Hello kay Rich, Pelayo, Joey, Pesco, Chetwin, Penzoin, Winnie, Ricardo, Kyle, Reyes, Dada, Samar, Ram, Samar, Leia, Lancerna, Up, Toledo, 5J, Reza, Manila, Otis. Ano to? Ito. Talaga, ano po ito? Ah, talaga, ano yung 5J? Ah! Ano kayo, cabin crew? Ano po? Pilot Josh. Taga-Otis kayo? Ah, okay. Mahal, gulo nyo. Bala kayo. Bon Voyage. Benjin Dumalaon. Happiness na yung Imelda Santos. Marco Mendoza. Barangay 766. Barangay 775. Rowena Cristobal Advance. Happy birthday. Sabi ni Benjin. Vanessa Colon. Ang dami na yan. Abusado, ha? Leslie Martignano, JNC, Naos Ali, Essie Cabanlong, Colleen Camus, Jane Corral, Justin Francisco, Roslyn Villero, Lloyd Magat, George Thomas, Shane Cuevas, Sheena Oliette, JM, Mandaso, Katrina Yap, and Rubia. Maligayang pakikinig po. Tawag mga kaibigan, over 846-8051.
Huwag niyong tawagin yung number natin, mga kaibigan. In the past 3 days, I've changed the number because my number is not yet fixed. Hindi ko alam kung bakit nanawagan sa PLDT. Please fix my line. Fix my line. 846-8051. Mga kaibigan. Sa mga nakikinig, mga kaibigan, sa iba yung dagat Ilopo sa inyo. Mga kaibigan, maligayang body mo sa mga nangandabay sa atin na masakit ang pangangatawan ngayon. Gusto yung massage? Kapisil naman ako. Sa bandang ilalim. Ay, makikibing ganyan. Mapisil mo na konti, parang nire-rape. Ay, may tumatawag sa ating mga kaibigan. We have our caller already. Sa kabilang line niya. Hello sa Sunny Family from Jennifer. Thank you. Maligayang pakikinig po. Gumagaya na ba, mga kaibigan, yung 1-800-10-100-5683 ko, ha? Hello? Hello po. Hi, what's your name? This is CJ. Hi, CJ. Good evening. Ilan tao ka na? 25 po. 25. From? From Malabon. Malabon. Asan ka? Ba't maingay? Nasa jeep po kasi ako ngayon. Ayun! May landline sa jeep. Yes. May landline sa jeep? Yes. Talaga? Apo. Naka-landline ka? Naka-landline ako. Ano siya? Yung SIM lang siya. Okay. Alright, CJ, hindi ba delikado that you are talking to me and your phone is exposed ngayon habang nasa BI ka? Hindi naman po masyado. Alright, sige. What can I do for you? Simpleng payo lang regarding sa laman na love life. Do you think you can concentrate na nasa jeep ka? Yes, I am. Okay, well, let's try this. Go ahead. Ganito kasi yun, I have a partner, okay, pwede nga mention yung name? Well, lamayan na lang siguro. Okay. Ano po kasi baba siya, paano ba? Parang one time kasi, syempre, in love ako sa kanya. So far, lahat ng oras at attention ko na sa kanya. Ngayon, ang nangyari, one time po, nalaman ko may affair siya sa iba. Gano'ng katagal na kayo? 3 years po. When did you learn na meron siyang ibang affair? Ano po, una, nasa 2 years pa lang kami ata nun. Okay. Pero, nung katagalan, selos lang muna. Pero, nung katagalan, ano na siya, parang nagkakaroon na ng proof. Kailan mo nalaman na meron siyang iba? Aksidente. Ate, ayun, ate to late, right? Okay, CJ? Yes? The question is very clear. Kailan? Last, yan ang sagot. Last year, May 23 last year. Yes po. So last year, 2 years na kayo. Yes. May 23, po. Tama ba? Yes po. Okay. And then how did he, ano ba ito, babae lalaki yung karelasyon na ito? Siyempre naman po, babae. Ano ka ba? Malay ko ba? Malay. Measure ko lang, ano ka ba? Papajak naman eh. Hindi, kasi ngayon friend ko ganyan sinabi sa akin, may ka-affair siyang iba. Malaman-laman ko, di ba kapwa din namin? Sige. Okay. So yun nga, nalaman ko na co-workmate niya
yung by una siguro ng mga unang taon namin na nagtatrabaho siya, mainit na talaga yung dugo ko dun sa guy. But ay, ibig sabihin, umpisa pa lang, alam mo na rin yung lalaki, ninja. Yes. Daming ganyan. Pero, hindi ako nagbigay ng motibo para magselos. I mean, hindi ko siya pinapakita sa... Ako naniniwala ko ng lalaki ninja. Alam niya kung sino rin yung ninjang lalaki. Diba? Ano ba nalalaman yun? Hindi, ramdam yan, di ba, Sab, no? Aba. Di ba, Sab? Alam mo, pag... Alam... Ako, alam ko, pag ako... Hindi ako ninja. Alam ko yung mga ninja. Alam ko yung mga, di ba, alam na lalaki yan pag lalaki. Kasi ano yan, brother? Ano it's po? The art of being the alpha male. Ramdam na lang, aurahan yan. So, nung umpisa makita mo yung lalaki, alam mong ninja yung lalaki. Kahit hindi nakasaklo tong mukha. Hindi, alam mo, kumbaga, alam mo na yung lalaki ito, may possibility ng mangharap sa girlfriend mo. Umpisa pa lang. Tama. Okay, alright. Pero hindi mo pinakita sa girlfriend mo? Hindi po. Kasi walang dahilan, di ba? Wala namang ginagawa yung girlfriend mo. Tama po. Okay. Alright. Mm. Tapos okay. Yun. Nung... Nagulat na lang ako nitong 3 years na kami. There was an ano kasi, situation na mula umpisa ng relationship, we've been together, kumbaga, hatid sundo sa schools, sa work niya, kasi working student. Tapos, ano po, nagkaroon naman ako neto lang na busy sa bahay kasi nire-renovate yung bahay namin. So, instead of kumuha pa ng ibang tao, kami-kami na lang, ginawa namin yung bahay. Hanggang sa nawalan ako ng time na magsundo. Tapos, one time, pag naglalambing siya sa akin, lagi akong masungit. Yun. Bakit ka lagi masungit? May mga... Hindi ko lang totoo ito. May nabasa ako. Ang lalaking lagi masungit ay ang mga lalaking seryoso magmahal. Ganun ba yan? Siguro. Ako lang. Ako masungit ako. Totoo nga. Masungit. Hindi naman nalata. Eh, siyempre trabaho ko ito on air. But when you see me walking, di ba, around the mall on a regular day, hindi ako namamansin talaga. Ganon. Mm. Ano pa dyan pag picture ako sa'yo? Sabihin ko, Che! Med pa? Hindi, kasi pribadong taon na rin ako puna sa volcano ka ba? Anyways, ba't napunta sa akin usapan? Kaya naman dami nag-react ako. Totoo, hindi ka ninja pa, Jack. Mahayop kayo. Ako pa. Sabi ni Luigi yun, napa-achiche. Ano lang ako, sinabi mo, hindi ka ninja. Sana ulit ako. Hindi ako ninja, hindi ako kage, no? Tapos? Tapos yun. So, syempre, disappointed yung si girlfriend. Ako naman, dead ma lang. And then, nung turn ko ng maglambing, mga after ilang araw, ako naman yung naglalambing. Feeling ko parang ang sabang niya. Hindi siya nagre-respond sa lambing ko. Ano yung patis? Corny, pagandang oras, mga 10:08, corny. 10:08, matinong ulit yung mga jokes. Tapos? Tapos po, ayun, na-open up ko bigla yung regarding dun sa binagsiselosan ko. Kinausap ko siya, kinausap ko. Oh. Tapos, una, sabi niya, wala daw, kasi wala naman talaga. And then after that, nagalit siya sa akin. Tapos, nung hindi na niya ako pinapansin, tapos parang dinidetman na niya talaga ako nung gawing yun.
umiyak ako. Tapos sabi ko, umiiyak ako na kaya ako sa kanya sa bandang tiyan niya. Bakit sa bandang tiyan niya? Pwede naman sa bandang balikat. Eh kasi po, nagsiselfone siya noon. Nakaupo siya sa higaan namin, nagsiselfone siya. Tapos nakaakap lang ako sa kanyang media. Tapos sabi ko, nagpamakawa ako, nakausapin niya ako. Pero hindi niya ako pinapansin. Hanggang sa nairita na ato sa akin, sabi niya sa akin na tumigil daw ako sa pag-iyak, mukha raw akong kawawa. Ayun, nung time na yun, na-feel ko na parang ang iba. Tapos, humantong sa point na sobrang inis ko sa kanya, bumangon ako. Tapos, kapadyak sa area. Asan ka na ba ngayon, Brad? Nasa ano na ako, ano ba ito? Dito sa may letre. Letre ka na? Apo. Okay. Lapit ka na makarin sa inyo. Apo. Nasaan na ba? Nung sagalit ko nga, kaya ako nag-sorry kasi ginawa ko nun, kumuha ko ng kutsilyo. Tapos, pinoyin ko yung kutsilyo sa leg ko. And then sabi ko na pag hindi siya magsalita sa problema niya, tutuluyan kong, alam mo na, yung sarili ko. Ano ang tutuluyan ng alin? Na itarap yung kutsilyo na yun sa leg ko. Nalang ulo ko pala. Sorry, when someone tells me that, it's not, hindi sa minamalitin kaya mo ituloy yun, kung gusto mo ituloy, I brush it off. Because honestly, I'm sending a message to you, ngayon, kausap kita ngayon, that you are not gonna solve the problem by doing that. Alam ko po. You're just gonna, worsen the problem. Ang ingay! Sorry. Nalang ako. Itong kumanta. Oh, tuloy mo na. Kaya niya ako, nung afternoon, sa harapan niya ako nun eh, namutla siya, natakot. Tapos nung pinipilit ko siya magsalita, sinabi niya na bakit daw ako gano'n, ang sungit-sungit ko. Nung time na siya naglalambi, wala akong response. Tapos sabi ko naman, sa sobrang ilis ko, sabi ko, bakit gano'n? Bakit ngayong ako naman? Parang gumaganti siya. And then after that, binaba ko na yung mga kachilyo. Hinatak niya ako sa pinto. Lumabas siya kasi narangang ko yung pinutan eh. Sumakbo siya papunta sa bahay namin. Sumbong sa mama ko. Doon na kami nagkasagutan sa bahay hanggang sa nag-decide yung mama ko na palamig po na kami. At nung nagpalamig kami, hindi kami nakikita, hindi kami nagte-text chat. Nung magsusorry na ako, mga 2 weeks na kasi mula noon, nung magsusorry na ako. So meaning to say, it took you 2 weeks para mag-reach out? Yes po. Why? Ginawa ko siya una, syempre palamig muna kasi mainit pa yung sitwasyon. Tapos after 2 weeks, naisipan ko na lumapit dahil nga po malapit na yung mansari namin. So nung ginawa ko yun, bigla na lang sabi niya ayaw na niya sa akin. Dahil nga po, hindi raw na niya nakikita yung dating ako. Yun po. So, what's your question? So, hindi na pala kayo mag-jowa ngayon? Hindi na. Kailan pa?
months na. Alright, hindi, ano problema eh, wala na pala kayo. Eh, ang sa akin lang naman kaya ako tumawag kung anong suggestion or kayo kung pwede pa bang maayos, ano pang pwede. Sayang effort ko dun ah. Tawagan niyo ako mga kaibigan. When you call me, please be at home. Be in your house. Parang di maputol. Kasi yung effort eh. Diba? I listen to the story mga kaibigan. It takes me minutes and minutes to listen to the story. Mapuputol lang pala. It's going to waste the diba, both of our time. So, yung effort. Tawag dali mga kaibigan, number 8-3-2-61-71. If you can, connect to that. Or if not, 8-4-6-8-0-5-1. Ulitin ko lang ha, 8-4-6-8-0-5-1 mga kaibigan.